Hi guys, what's up? So today is our 8th anniversary. This video is gonna be special. Nagplano akong i-surprise si Anne this 8th anniversary namin nang hindi niya alam. Before this event, 1 week ago, pinakita ko sa kanya na wala akong gagawin, hindi ako interesado. Maraming nangyari. We have been into lockdown. Paano ko siya i-surprise nang hindi kami lumalabas? Kwento ko sa inyo guys. Yan. Ito, tips to sa mga romantic boyfriend dyan na gusto nyong pakiligin yung mga girlfriends nyo. At the same time, i-surprise sila. Kailangan effective yung gagawin nyo. 1 week before, inisip ko na mag-surprise kay Antoinette. Ang unang plano ko is pupunta dapat kami ng La Union. Tapos dun kami mag-celebrate. Nag-book ako sa Airbnb. 5 Airbnb owners o yung mga nagpaparent ay nag-reject sa akin. So, ibig sabihin, bawal pang pumunta sa La Union dahil sa city nila, still under ECQ and syempre kailangan ng pass pag lalabas ka ng NCR to province. So, ano na yun? Negative na yung plano natin. Then second, nag-try naman ako ng hotels or place na pwedeng i-rent for this surprise. The thing is, within Metro Manila vicinity, hindi pa rin sila pwedeng tumanggap because of this ECQ. Still kasi giingat pa rin eh. Nawalan ako ng hope kung anong gagawin ko. Baka masira yung plano ko, ganyan. Nagtry ako na I would like to make it more simple. Simple yet romantic. So alam nyo guys, yung nakikita natin sa mga palabas, mga rooftop with fairy lights, romantic setup. Yan na lang yung naisip ko na dito sa rooftop. Eh, doon na lang ako mag-set up and doon ka na lang susurprise si Antoinette. At sabi ko sa kanya na mamaya, 8 PM, may pupuntahan kami. So, naka-ready na siya, naka-busy na siya, maganda na siya. Hindi niya alam na yung pupuntahan namin ay dito lang pala, hindi pala somewhere else. Kasi nga, wala kami pwedeng puntahan. And may curfew pa. At least, within our place, tapos sa rooftop pa, and then mas okay, ang maganda, ang ina-expect niya, aalis kami. Pero hindi ko siya binibigyan ng idea kung ano yung pupuntahan namin. This past few days na medyo malapit na yung anniversary namin, nagagalit na siya sa akin. Alam niyo mga girls eh, para sa kanila, kailangan importante yung mga ganong moment. At least may effort kang gawin or gift kang ano. Sa akin wala talaga. Sabi ko wala eh, wala. Nag-crisis, walang racket, walang pera, ganyan. So guys, tip lang to sa inyo. Kung gusto niyo surprise yung mga girlfriend, hindi niyo kailangan ng malaking pera. Kailangan niyo lang malaking effort. Kaya mas simple, much better, tsaka mas nanggagaling sa puso. Iniinis ko talaga siya. And then today, kaninang umaga, nag-gift sa akin yung girlfriend ko ng Coach bag original. Tapos ako parang, uy, thank you, ganyan. Tapos ako parang, bawi ako next time. Ganyan na lang, di ba? Ganyan na lang. Pero hindi naman sumamalob niya kasi nga, understanding naman si Antoinette. Kaya yun naman yung serve niya talaga ma-surprise. Siyempre mamaya papakita ko kung ano mga materials tsaka kung anong gagamitin natin para sa surprise. Tara, samahan niyo ako. Yes guys, so andito na tayo sa actually tinatawag namin kabilang bahay. Yung kabilang bahay na to, dito ko tinago yung mga materials sa pang-surprise na pang-set up ko doon sa rooftop namin. Okay, mamaya may mag-set up naman. Today is June 13, our anniversary. So, kailangan kasama ko siya, hindi maging suspicious. So, may inutusan akong tao, actually, si Mark, si Jeriel. Dito na kayong mga items. So, plastic na to. Yan, plastic na to. Ito, ano to, flower petals. Yung nilalatag sa mga kaysay, hindi makakalat. Pero ito yung pinaka-romantic na kalat sa lahat. Kasi kung hindi magagalit sa yung girlfriend mo pag ito yung kinalat mo sa buong bahay mo. Diba? Eh, yung flower petals kaya tama. Tapos, siyempre, hindi mo mawala ang balloon. Meron tayong balloon dyan. Siyempre, hindi mo naman ihihipan yung balloon ng manual. So, ito, pang-bomba. Kahit hindi siya lumilipad na balloon, basta balloon, matutuwa ng mga girls niya. Simple effort lang to guys. Simple effort lang. Tapos, ito guys, ito malupit dito. Ito malupit dito, yan o. Ito yung ilaw na parang pang-ferry. Napakikita ko sa inyo guys. Ito maganda, di battery din kasi ito kaya touch. Tignan nyo, gano'ng malupit to. Tapos, so, siyempre, hindi na nagagawin niya para mas masalit yun. Yan, steel yung ilaw. Tapos 5 meters long to. Ano, mamaya makikita niyo kung paano natin set up yan. Then, ito naman yung, syempre, happy anniversary logo. Yan. Tapos, syempre, more ilaw, more fun. Tapos ito guys, since nasa rooftop kasi tayo, so medyo kailangan natin ng mahabang saksakan. Ito naman. Kailangan natin yung malubit ano. Kulit yung pakupuan ito na nilagyanan. Siyempre, pan-design. Tapos, mamaya maglilapit pa tayo ng
basahan na maganda, syempre. Basahan na maganda. Hindi ko cover din sa setup natin. So guys, ayan. Almost, yan na yung materials natin lahat. And sa setup, papasetup natin yan doon, kina Mark, kina Juriel. And sana magawa nila yung maayos setup. And then, mamaya 8 PM, susurprise ko si Antoinette. Kala niya, sa Pasay kami pupunta Manila. Pero the thing is, pupunta pala kami sa rooftop namin. And susurprise ko siya doon. And syempre, my flowers! Kita-kits guys mamaya. Pag nakaready na lahat. Hindi, wala. Ah, gusto mo makunti pag nakaready na lahat? Hindi naman. Hindi ba parang ang konti yung gamit? Kaya nga. Hello, hello. Hi guys! Today, andito kami sa rooftop ng apartment nila, Kuya. And today kasi is very special day sa kanila ni Ate Ann kasi it's their 8th anniversary. So, yan, 8th year na nila. Asked ako ni Kuya to help him set up yung surprise kay Ate Ann. And since it's GCQ from ECQ, it's kinda challenging to plan a surprise, especially bawal sa labas kasi plan talaga namin outside, pero yung mga dinners and restaurants are not allowed yet. So nakaisip po kami ng paraan na safe yet romantic, affordable. Naisip ni Kuya na sa rooftop na lang namin gagawin yung surprise para kay Ate Ann. So Ate Ann, hopefully mag-enjoy ka sa venue na to. Yun lang. And andito kami sa rooftop. First time ko dito sa rooftop. Mataas siya. Baka mabitawan ko yung cup. So yun guys, si Juriel. Kung makita niyo siya. Ayan. Nice set up guys, si Juriel. Para sa surprise kay Ate Ann. So, kamusta ka dyan, bro? Ang dilim. Ang dilim? Kita ba? Di ko nga din alam kung kita to eh. Pero sige, tignan natin. Makakain dito. So yun lang guys. So update tayo ulit mamaya pag naayos niya na yung setup dito. Ngayon, wala pa kasi masyadong item, so may ayosin pa kami yung pagbobomba ni Juriel ng balloons. Nasira niya yung pangbomba. Punta ko na ako sa bahay para ako niya. So, mamaya na. Hi guys! Okay. Ito na si Juriel, nag-set up. Ang ating admin Juriel. Na pinakamasipag na admin. Napita ko kayo kaset up. Mahirap din so, ito. Yan, kanina nung makita niyo na wala pang ayos. Pero ngayon, inaayos pa natin, hindi pa ganun katapos. Kaya yan, marami pa tayong gamit na dapat ayusin. So, ayun ang ating wire. So yan, mamaya makikita niyo na mag-improve pa yan. Kulang pa ng mga lighting siguro. I can say na this is just the 30% or, yeah, 30% ng ayos. So, later, lovely guys. Good luck, bro. A few moments later.
Ayan guys, all thanks kay Admin Jeriel tsaka sa kapatid ko na si Mark na sila ang nag-set up nitong napaka-romantic place in rooftop. Grabe. Tanyan naman guys, simple lang. With lights, with wine, and mamaya sisindihan namin yung kandila. Whew! Grabe. Matutuwa na yung mga girls dyan. Lalo na yung, alam mo yung di mo kailangan bumili na mahal para sa kanya. Simpleng effort lang, simpleng konti lang na makikita na mahal mo sila. That's gonna be okay. I'm ready, guys. Thank you, Pops Jer. Atin mo tayo. Oh, pa. Medyo kinakabahan nga ako kasi, guys, ready na flowers. Ganda ng flowers. Antoinette, flowers for you. Kasi na-request niya sa akin, ayaw niya daw na masyadong red. Eh, favorite niya kasi pink, so, lagyan natin ng pink. Alright, kinikilig ako sa sarili ko, ha. Ako din, eh. Sana ulit yung setup, no? Sana ako na lang siya. Ako na lang siya. Ayan, guys, so mamaya abangan natin reaction ni Antoinette. Wala akong orasan lang. For about 5 minutes. 5 minutes, akit na yun. Kasi sabi ko sa kanya, kinuha ko lang kotse. Pero totoo, dito ako dumiretso sa rooftop namin para i-surprise siya. So, let's get it on, guys! Boyfriend para sa'yo. Kayaman at di namang kagwapo, magkakaasa may forever tayo. Sasamahan kita sa lahat ng trip mo. Lahat mangyayari kung magiging tayo. Matagal na ko. Happy anniversary. Magugulatin pa din. Halang ya! Wow! Si Jeriel pa rin! Grabe naman! Happy anniversary! Thank you! Yung lip gloss ko! Grabe si Jeriel! Ito pala si Jeriel! Dito pa rin! Wow! Ang ganda! Gusto mo yan eh! Naban ako! It's a prank! Hindi, balon na pupunta dun sa amin. Sige lang. Makahinga. Wait lang. Paray. Ah! Kaya ka pala may box! Wala ko ka na mami yan. Hindi. Kaya lahat yan. Saka mo lahat yan? Talagang pinag-isipan ko yan. Para simple lang kasi nga hindi tayo makakalabas. Love you. Love you. Grabe naman. Gusto mo? Mm-mm. Gusto mo yan eh. Simple lang. Tapos yung flowers. Oh. Gusto mo yan. Wow, taray. Kami si Jeriel. Oh, nakarating si... Paano ka uuwi? Bawal ka na lumabas. Yan, Jeriel. Kaya pala bigat lang pinagkukulit gamit sa loob. Wow, ang ganda naman. Pero ingensive niya lang yung music. Okay lang. Kaya pinagkukulit kita. Ah, pwede ka lang maiiyak ba ako, ano? Parang, ano, pinigilan ko lang iyak sa Naruto, pero parang dito ko iiyak. Okay, iiyak. Hindi ako iiyak. Look lang. Saan ba? Sa loob. Happy 8th anniversary. I love you so much. Tapos message ko sa'yo, this 8-year anniversary natin, sana mas maging masaya pa tayo, mas full of blessings, full of love, and syempre, good health para sa atin. Huwag ka natatawa, naiiyak ka ata eh. Huwag ka umiiyak. Love you. Ayaw, ba't naiiyak eh? Ako magtago sa camera. Ito ta, guys, na ano siya. Wala akong dalang ano. Na-overwhelm siya kasi sobrang simple lang ng effort. Then sabi ko sa kanya, iniinis ko siya na wala akong pakialam. Or hindi mo lang wala pakialam, wala akong plano na mag-celebrate ng... Ba't kayo umihiyak? Kumita ka niyo. Ano ba yan? Wala akong pawin. Nakatakas. Ito na lang, oh. Ayan. Pinag-make up mo pa ako, matanggal din pala.
Hindi siya ready. Naiiyak siya, oh. Yan yung masarap sa surprises, eh. Yung hindi nila ina-expect na sobrang, actually, minimum effort, minimum yung pinapakita natin para maximum effort, guys. Sobrang hirap magplano ng ganito para i-surprise yung mahal mo. Tulad niya yan siya. May mga trifles na dito. Ano ba yan? Nag-iyak siya. Ayaw minto eh. Asang gusto niya yung moment na yan? Uy, grabe. Asang init? Good guy. Meron tayong ano, mamaya. Pagwalwalan na. Pagwalwalan. Siyempre, sama na si Admin Jerian. Ayan. And nga pala, and message ko lang sa inyo, tuloy-tuloy tayo magmamahalan. I will love you forever and ever. More pranks to come, syempre. Kanina kala mo iba. Parang kahit hindi ata prank, ano. Kanina yung pagkakala niya, horror. Kasi itim-itim kasi siya, kala ko naman kung ano. Skoday. Oh, ikaw, ano bang masasabi mo sa akin? Ano ba yan? Huwag masasabi pa ba ako? Na-post ko na sa Facebook, kaya na-joke ko lang. Syempre, ano ba yun? Don't overwhelm. Hindi, syempre, ano naman, mababaw lang naman yung kaligayahan ko. And tuloy, tanggang, ang dahil ko nilagay sa mukha ko. Gano'n. Powder pa. Kung baka namumuo yung powder ko. Ano ba? Syempre, ano? Ano ba? Syempre, first of all, thank you sa lahat ng effort. Syempre, di naman ako nag-expect ngayon kasi nga, sobrang limited na mga pwedeng gawin. Tapos, syempre, sobrang busy pa natin. Sobrang dami nating iniisip na mga work, ganyan. Saka, yung mga ginagawa natin ngayon, sobrang ano, halos ubusan talaga ng oras, ubusan talaga ng space para makagawa pa lang ganyan. Ako nga eh, di ba? Yung surprise ko sa'yo, ganun lang eh. Syempre, happy anniversary. Tapos, I love you so much forever and ever. Saka, yun, sobrang happy ako kasi kahit ganito lang. Masaya na ako kasi, syempre, sino ba lang may ayaw ng ganitong surprise? Ang ganitong setup po, feel ko sobrang paka-Diyos ako dito, oh, Diyos ko, day. Alam niyo, guys, swerte-swerte din yung ano ni admin natin. Ano? yung girlfriend ni admin natin. Nga, kita naman, alam mo, sabi ko, hindi ko masiset to kasi hindi ko pwedeng iwanan si Antoinette kasi nga makakaramdam siya o makakahalata siya na lagi akong wala. Actually, medyo mukha na nga kanina kasi kailangan ko nito. Oh, sabi ko, nung maliligo na tayo, sabi ko, parang bit-bit mo na yung kanina, wala ko si charge mo yun eh. Sabi ko, charge mo na yun sa may adapter. Puro ako alibay. Sabi ko, asan na yung ilaw, asan yung power bank? Ayun, yung camera nawawala ah. Pati ko lang gala, syempre ayoko lang ma-spoil yung ano niya, yung kung ano mang gusto niyang gawin. Saka siya pwede man ako, ewan ko kung ano, pero naghalo-halo yung mga naisip ko kanina. Pero yun, syempre sobrang happy. Syempre, lahat yan para sa iyo, Tony. Dahil this is what you want. And never ko pa sinurprise sa Antoinette ng ganito. So, 8 years na kami guys, pero now ko lang, kita naman yung reaction. Kasi halos lahat ng celebration namin, puro plano. Diba? Pinaka-plano lahat. So that, parang every time, lagi tayo nag-travel. Pero syempre ngayon walang travel kasi nga bawal. Pero syempre ganito, sobrang simple lang pero inaway mo yung logo. Huwag mo hagis, i-picture ako pa mamaya yun. And syempre, simple lang pero sobrang happy. Saka syempre, importante syempre sa gitna ng pandemic, sobrang wala nagkasakit sa amin. Sobrang thankful kami kay God kasi yun yung number one na gift talaga for the whole year. Also yung family namin, syempre yung mga friends, and syempre itong mga to-runners. Diba na wala nagkasakit, wala akong nabalitaan ang nagkasakit na makakilala ko. So, thankful ako doon, syempre. Yun yung mas best gift. Saka pa yung honey ko, lagi yung kasama. Kat minsan, tinatamaan ako ng depression or ewan ko, anxiety na ba yun? Pero, mabilis mawala kasi, syempre, lagi akong inaalagaan ng honey ko. Sana all. I love you too. And guys, to runners, boys, simpleng tip lang. Di mo kailangan magbigay ng sobrang mahal na material para sa girlfriend mo. Maximum effort. Kahit simpleng material lang, kaya mo siyang pasahin at paligayahin. Kala ko doon pa sa taas eh. Sabi ko, huwag doon, may tangke doon ng tubig. So dito mas okay na. And nagpapasalamat nga pala ako sa mga katulong kong gumawa nito. Siyempre si Mark, wow. Si Marge, tsaka si Admin Jeriel sa Lumines. Taray. Yes. Grabe. And guys, yan. Ano may masasabi ko ba sa mga runners natin? Siyempre yan, thank you. And sinunin mo yung mga katulong ni Aaron. Sobrang thank you. And si Admin Jeriel, sobrang
sobrang ano talaga, sobrang thank you kasi you're always there for the, from the very start. Hanggang ngayon, kumbaga, ano pa yan? Hindi nakakatuwa kasi katulad ni Joriel na sobrang ano, limited lang yung mga ganyan tao na ano, dedicated. Siyempre lalo na sa mga Toroners, siyempre kundi dahil sa inyo, wala yung Antoron. And dati hindi ko na-expect na makakapag-vlog ako. Siya talaga yon kasi sobrang hilig talaga sa mga ganyan. Pero di ba ngayon, sobrang nagagawa ko ng mag-vlog-vlog. So, sobrang thank you. Yun lang, sobrang thank you. Yes, ka muna ulit. Umiyak. At pati yung sipon mo. Tulo-tulo yung sipon mo. Sobrang happy talaga namin yan. Ako lalo, nung nakita ko yung reaction ni Anthony, sobrang priceless. Eh, gusto ko umiyak ka, so medyo ano eh. Hindi talaga ako iyakin, pero hindi ko may napakita yung mas kaya i-hold talaga. Back yung iyak niya sa akin. Hindi ako masyadong iiyak. Si Jeryl kasi umiyak din. Ay, iyak tuloy ako. Mas iiyak Di na ako iiyak eh. Nakita ko siya naiiyak. Maiiyak tuloy ako. Ayan. So, ayan nga. Maraming salamat. Lalo na kay Admin Jeryl. At syempre, sa mga Toroners na sumusuporta sa amin, guys, makakita kayo ng future dito sa Antoron na may forever talaga. Forever do exist. So, yes. Keep on supporting, guys. And, yan na nga. So, i-enjoy na namin ni Antoinette ang aming gabi. Siyempre, yes. Teka lang. Maglalagay muna ako ng red wine para medyo social. Ang laki naman na ito. Pag, oo nga eh. Si March nagdala nito tsaka ng red wine. Pangwalwalan yun. Pangwalwalan ba? Parang hindi naman. Yan na lang muna. Ano sila, March? Mamaya pa sila pupunta. Kapunta sila dito. Yun, no? Saya. Mamaya ano na to eh. Party place na to. Yun, no? Still, actually, inisip ko rin. Nabi ko, inisip ko din na ano, paano ba yung... Actually, yung una ako yung nag-iisip ng gantong setup. Ako na yung nagsagot. Pero sabi ko, ayokong mag-move, mag-first move kasi baka mag-doble yung plano namin. Ay, inayaan ko siya. Ay, pero sabi ko, bahala na kung meron mang celebration o wala. Ayan guys, so maraming salamat. And kung nagustuhan nyo itong video na ito, yes. And boys, lalo na sa inyo, sana ma-adopt nyo itong technique na ito. Hindi lahat ng material mapapasaya, yes, sa mga babae. Hindi kailangan na mahal na bagay, guys. Kailangan mahal na mahal mo sila, simpleng bagay, mag-i-enjoy na sila. Yan, no? Love you. Happy anniversary. May tag pa yung isa, ah. Happy 8th anniversary. Grabe. Happy 8th anniversary. Lucky. Cheers, guys! Cheers! Thank you! We love you! Guys, kung nagustuhan itong video na ito, don't forget to comment. Don't forget to subscribe and click the bell button!